Ayun, so ano bang meron sa video na to? Well, if you've been following me sa aking social media accounts, sa Facebook, sa Instagram, nakita nyo po dun, I've been doing webinars and seminars for the past few years. Mostly webinar, ano? Kasi nung pandemic, yun lang yung pwedeng gawin. Since nung nagkaroon ng face-to-face class, yan na, na-invite na po ako sa mga live seminars. This one, ginanap po sa Adamson University. I was invited ng AdU Cares, isang youth organization that focuses sa mental health. Nagkaroon po sila ng environmental event. Ako po yung napusuan nilang kunin as resource speaker. Dati hindi ako nakakapag-document ng mga webinars and seminars. Niyaya ko na si Bro Justin Bueno para tulungan ako mag-document. Since meron mga video, so what if ipakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga nangyayari kapag meron akong talk. Ina-narrate ko na lang, no? And panoorin natin to. Ayan, so maaga kami nakarating dito sa Adamson and sinamahan agad ako ni Miss Divina Visconde. Tapos kung makikita nyo dito, may dala pa akong box kasi yung mga halaman yan. Dito, kinausap agad nila ako and explain nila kung ano yung magiging takbo ng ating program. Tapos magkakaroon daw sila ng icebreaker before yung pinaka-talk. So while waiting, bago mag-start yung ating program, eh nag-decide muna si Bro Justin na videoan yung ating mga participants. I-go-over yung isa sa mga seminars na ginagawa ko kasi yun nga, pwede na tayo sa live and sinamahan tayo ni Cyril Justin Bueno. Ayun. So yun, medyo kabado siyempre, palagi naman. Pero excited no, kasi I'm able to impart yung mga knowledge and understanding sa environment sa wider audience. Ayun. Yun lang naman. So first part, siyempre para maging live yung audience. Yan sila Miss Jen and Ruby para makunting games. Ngayon, so alam niyo na ngayon, this particular icebreaker requires a good eyesight. Oh, let's start with item number one! Ayan. Parang mahirap na to. Congratulations, Sir James. Sabi niya, my name is James from HR. Galing din oh nung icebreaker nila kasi very interactive and nakabuhay talaga ng loob. Good job dun sa ating mga MCs kasi uplift nila yung spirit and pasok oh talagang lively na yung ating mga students. So yun, nagpakilala din muna. Waste Management at Casamento event since 2016. Let us give a warm welcome and applause to Mr. Embran Olivario. Ako dito nagpapasalamat muna agad and then usually I start my talk with a question. Pulling out this event, plantito yung plantita yun. What? taas kayo. Yan. Oh. Marami-rami na rin pala. No? Kailan kayo nagsimula? Succulents. Yun. Sino pa? Nakulong din siya kasi sa init ng panahon may shade. May shade. Yes. Tama yun. So, dito muna tayo kay ma'am. Big plan. May kita nyo, very lively talaga yung mga participants. Mas lalo nakaka-uplift yung atmosphere during this talk.
So, 3 main points lang dito para hindi naman information overload. Nag-focus kami about sa climate change, global warming, paano makakatulong yung gardening para labanan ito. Nag-identify din kami ng mga beginner plants na pwedeng itanim nung mga gustong magsimula mag-gardening. Discuss din ako ng tungkol sa composting, syempre yun yung pinaka-forte natin, and yung importance ng pagkukompost sa ating environment. Magsimula. And lastly, yung importance of organic fertilizer and the vital role of composting sa environment. Meron din tayo mga trivia and side questions to keep our audience lively. Alin dito sa dalawa yung mas effective? Well, ang tamang sagot ay ocean. Sabi din eh. Yun yung sagot ko eh. And yung isa sa mga highlight nung talk natin is yung nag-live demo tayo ng pruning and propagation ng mga plants. Meron ako ditong dinalang epipremnum aureum or yung photos and yung oregano. Una, pinakita ko muna kung paano i-cut and then pumunta tayo dun sa mga participants natin, sa mga estudyante. Sila yung pinag-cut natin ng mga cuttings para, di ba, on hand yung learning experience. So, you're gonna cut it above or below. Sa note lang kung sa amin. Yan, dyan. Look, yung bababad mo sa tubig. Pwede din naman, pero dapat dito kasi tutubo yung ano eh. Sir, yan. Nag-discuss na ako nung ating call sa composting. So, by doing composting, hindi lang kayo mag-provide ng organic. So, nung ni-wrap up na natin, pasalamat ako doon sa mga palagi nagpa-participate. Nararamdaman mo na game talaga sila. And nakakatuwa rin isipin no, na at that early age, natututo na silang mag-gardening. After this, isa rin sa mga nagustuhan ko yung forum. Nag-enjoy din akong sagutin yung mga tanong nila in relation sa mga plants, paano sila alagaan, pagdilig, and natuwa din ako sa question ng isang participants. Hindi ko na naalala yung name ni ma'am, pero yung tungkol dito sa vermicomposting. Hindi ko ba kalingin parang pest dito sa... Hindi. Pag sinabi kasing pest, di ba parang nakapinsala or egg or hazardous siya for you, yun lang yung ire-reproduce nila. Ano yan? Magandang question. Yan. So, ito naman is nina-awardan na tayo ng certificate. Hindi ko alam pero nahihiya ako dito. Na-awardan na. Maraming salamat po. We are truly grateful to have the chance to learn from you, sir. Yan. Si Miss Divina, in-instruct ko na kung paano ito papamigay. And kasi yung mga plants na dinala ko, ipapag-giveaway natin dun sa mga participants. Hindi ko siya kinot. Ang gusto ko kasi mangyari, sila na yung magkaroon para ma-practice din sila. And pwede nila itong simulan, i-propagate pag-uwi nila sa kanilang mga bahay. And that's it, guys. So maraming salamat po kay Miss Divina Visconde and for all the members and bumubuo ng AdU Cares, yung youth organization sa Adamson, for inviting me and giving me the opportunity to impart my understanding and knowledge tungkol sa atin. Truly one of the best experience so far. May kita nyo naman sa video no, kung gano'n sila ka-lively and nag-participate talaga. So, ayun po. Maybe sa mga susunod na seminars kung madodocument ko, igagawa na lang din natin ang ganito. So, yun lang po guys. So, maraming salamat and see you on Wednesday.